Magandang buhay mga ka-jack of all trades. So ngayon po ay tayo gagawa ng automatic washing machine convert to washing machine bendo machine. Yan. So yun pong ating lumang automatic washing machine, i-convert po natin siya ng bendo machine. So ito po ang mga materials na kailangan natin at gagamitin natin. So ito yung box ng Allen timer sa piso net. Yan. So yung dual coin slot na siya. Yan, dalawa na siya. So ito yung gagamitin natin. Medyo ni-revise lang natin to. Pinalaki natin ang butas dito kasi lalagyan natin dito ng toggle switch at saka ng switch. Yan. Tapos itong loob tinabasan din natin itong ilalim. Yan, ito. Yan, tinabasan natin siya. Dapat ganito lang siya. Pero tinabasan natin para makadaan yung wire ng ating timer. Kasi yung timer natin, dito sa ilalim naman natin ilalagay. Yan. Ito, dito dadaan yung wire ng ating timer. Yan. So, ito, binutasan ko na rin siya para lalagyan natin ng washing machine timer. Yan. Yan, ito siya. Tapos, kailangan natin itong susian. Yan. Itong lock niya. Dito siya, lock. Yan. So, ito yung ating gagamitin na timer. Itong timer nito ay 3-pin na washing machine timer. So, tatlong wires lang siya. 3 wires na timer ang gagamitin natin. Yan. Yan, may presyo pa. Yan. So ito, tapos gagamit din tayo ng coin slot na piso at saka piso para sa tubig at 5 piso para sa wash and spin. Yan. Tapos gagamit din tayo ng dalawang yang timer. So dalawang timer ang gagamitin natin. Itong malaking timer, ito naman ay gagamitin natin para sa wash and spin. So ito ay Allen timer din na ginagamit to sa piso net. Yan. Sa piso net ginagamit ito. At itong isang timer naman, ito naman ay ginagamit sa water bendo machine. Yan. Sa mga bendo machine na yan. So, ito yung ginagamit na timer ko. Allen timer din po ito. Yan. So, nilagyan ko na lang siya ng Allen timer 1 at Allen timer 2. Yan. So, ito para dito sa piso. Itong timer na ito para dito sa piso. At itong isang malaking timer na ito para ito dito sa ating wash and spin. Yan. Kailangan din natin ng toggle switch at yung 6-pin na toggle switch, ito ang kailangan natin. So, yan. Ito yung 4-digit na monitor ng ating Allen timer. So, gumawa din tayo ng lagayan ng ating toggle switch. So, ilalagay natin to dito sa ating binutas na to. Yan, nakalagay yan dito. Yan, ito tornilyo lang natin siya. So tinanggal itong switch na to, hindi na natin 'to magagamit. Yan. Yung nandito sa kabila, tinanggal ko na rin. Yan. So ito. At kailangan din natin ng 12 volts na supply ng ating Allen timer kasi ang Allen timer natin ay 12 volts. So ito yung kailangan natin, 12 volts na 2 ampere. 2 ampere yung aking nabili. So ito yung gagamitin natin na supply. At kailangan natin ng mga wires. Yan. At kailangan din natin ito. Ito ay telephone wire. So, kinuha ko lang ito dun sa mga lumang shower. Yan. Na may telephone wire. So, itatago natin yung wire natin para hindi kagatin ng daga. Tago natin dito. So, yan lang ang ating kailangan gamitin. Yan ang materials na ating gagamitin. So, ilalagay ko na lang siya sa description.
Okay, simulan na natin ang ating pag-convert. So ngayon, itakit na natin itong ating timer dito sa ating dito sa ating lagay ng coins. Dito natin ilalagay yung ating timer. So ilagay muna natin ito sa lagyan natin ng washer para hindi sumayad siya. Ito na, nakalagay na natin. Nakalagay naman natin itong ating lock. Ngayon naman, tapos na natin siya ilagay ito. Ito naman ang ilagay natin yung connection ng ating mga component. So, kakabit natin yung component natin dito. Lagyan natin tong ating ginawa.
Sunod. Ito. Yung ating power supply. Kabit na rin natin dito. So dito natin ikakabit yan. So ayan, ikabit na natin yung ating power supply. Itong ating power cord, takib natin dito sa ating power supply. So, para magkaroon ng supply yung ating 12 volts adapter. Ayan. So, ayan. Tapos, sunod natin ikabit ay itong ating 4-digit yan. Okay, ito na. Sunod, itong ating yung timer. Alarm timer. Ito yung timer 2 natin. Yan, timer 2. Ito yung timer para sa ating wash and spin. Okay. Sunod, itong ating coin slot.
then to So, okay na. So, magko-connection naman tayo. Connection ito.